Hello, good morning mga katek. Good morning, this is Benji. Welcome back to our channel mga katek and welcome to the part 1 of our video series entitled How to Become WISP or Wireless Internet Service Provider. So sa part 2 mga katek, i-discuss natin yung access points at saka yung interference sa mga wireless system natin at yung tamang paggamit ng 2.4 GHz at saka 5 GHz frequency band. At sa part 3, i-discuss natin mga katek yung possible solutions on how to avoid interference sa mga wireless system natin at yung mga applications na kayang makapag-detect ng overlapping at saka non-overlapping channels. So bago po tayo magpatuloy mga katek, allow me also to say thank you to all my subscribers na kahit papaano hindi nyo ako iniwanan sa ere na medyo natagalan po tayo sa paggawa ng ating mga video tutorials kasi meron lang tayong inasikaso mga katek. So sa hindi pa nakapag-subscribe, do me a favor also to subscribe to my channel. So paki-click na lang sa button below and click also the notification bell para pag meron po tayong mga video na ma-i-upload sa ating channel, eh mas mabilis po kayong ma-notify. So mga katek, share also my video. So sa aking pagbabalik mga katek, i-discuss po natin ng detalye yung kakailanganin natin or yung mga bagay na dapat nating gawin upang tayo ay magiging isang successful na WISP. So ayan mga katek, welcome back again sa channel natin. This is Benji of Tech BMLG. So meron lang tayong tanong dito mga katek. Can you make your own ISP? So pwede ba tayo magiging isang ISP? So the answer is a big yes. No? Opo, pwede. As long as kailangan lang natin i-identify yung service natin. So yung service bilang isang WISP, local ba or regional? So meron tayong dalawang uri ng wireless system, no? So first is yung tinatawag nating fixed wireless. So ito yung operation ng wireless system or shall we say yung kayang makapag-connect, no, ng dalawang fixed locations gamit yung radio frequency signal or gamit yung wireless links. So sa pangalawa mga katek, meron tayong tinatawag na close range satellite system. Ito yung isang internet access na ibibigay nito. So sa mga subscriber is gamit yung geostationary satellite na mayroong high speed data rate transmission. So, i-define muna natin yung WISP kung ano ang ibig sabihin ng WISP kasi ito yung main na topic natin, no, sa araw na ito. So, i-define muna natin kung ano ang ibig sabihin ng WISP. So, ang WISP mga katek ay isang small ISP na gumagamit ng maraming towers or series of towers na kayang makapag-provide ng high-speed internet service or Wi-Fi service sa isang local area. So ngayon, upang magiging ISP po tayo or WISP po tayo mga katek, so kailangan din natin meron tayong internet access na galing sa ating telco. So tinatawag natin itong backbone natin. So yung giant telco natin, ito yung mga telecommunication company na kayang makapagbigay ng internet access. Okay, so ibig sabihin is para tayo magiging isang ISP, so meron din tayong internet access na galing sa ating telecommunication company. So ano ba ang mga bagay na kailangan nating ihanda para tayo ay magiging isang successful na WISP? So, ano yung mga things na dapat nating i-prepare? So, una mga katek is of course, meron tayong tinatawag na capital. Kasi
mag-i-engage tayo ng business, so dapat meron tayong capital investment. Kasi mamimili tayo ng tools and equipments para sa ating mga clients, no, para sa ating pagbi-build ng mga towers natin, kasi ISP tayo, kasi small ISP tayo. So therefore, meron tayong mga tools at meron tayong equipments at nangangailangan yun ng capital. Second is materials and labors, of course, no, yung mga materialis natin kailangan nating bilhin, at saka yung pambayad natin para sa labor. At saka nag-ooperate tayo bilang isang business. So therefore, meron tayong permits at saka licenses para hindi tayo makasuhan, no, kung meron mang mga concern, no, ang ating mga client, or meron man tayong mga kapitbahay na naiinggit sa atin na meron tayong business na ganito. So meron tayong maipapakita sa kanila na yung business natin is legal para tayo po ay makapag-operate ng maayos. Diba po, mga katek? So second is, of course, yung area covered na o being an ISP. So kasali na nito yung pagpa-plan natin ng ating mga clients, or pagpa-plan natin ng mga kung ano dapat natin gawin, kung yung clients ba natin is kailangan ba niya ng internet service or hindi, no? So kasama yan sa ating area of coverage. That is why magkakandakt tayo ng survey, no, sa site, para makikita natin yung actual na area na iko-consider din natin yung mga obstacles, no, yung mga terrains, kasi yung gagamitin nating mga devices is wireless. So therefore, we need to have a site, or we need to conduct a site surveys para makita natin yung mga terrains, yung mga obstacles. So kasama pa rin yan sa area cover natin at sa plano natin. At saka yung materials and devices na kailangan nating i-purchase, no? Kasi importante ito, no? Kasi maglalagay tayo ng mga tower, ng mga devices, yung mga communication devices natin. So kasama rin sa area of coverage natin at the same time sa mga plano natin. So third, mga katek, is yung backbone ISP, no? So going back to our backbone ISP, so of course, kailangan natin to, kasi hindi tayo magiging isang ISP kapag wala tayo nito, no? So therefore, we need to apply a premium account, or yung SME account, yung small medium enterprise account. Kasi pag hindi tayo mag-a-apply ng premium account or SME account, hindi tayo makapag-resell ng ating service. No, kasi yung i-allow lang ng ISP natin, or yung tinatawag nating giant telco natin, is kailangan you have a premium account or SME account upang ikaw ay makapag-resell. So kapag ikaw ay makapag-resell ng internet service, so you will become a small ISP. So sa mga premium account or SME account, meron tayong tinatawag na value-added service or value-added services na pwede kang makapag-resell gamit yung value-added service type of account. Or ang pinaka-importante is yung lease lines account, kasi yung lease lines accounts, mga katek, is ito yung kailangan pag ikaw ay mag-apply ng permit or license to operate galing sa NTC. Kasi ito yung hahanapin ng NTC. Meron ka bang lease lines? Kapag wala, then yung NTC hindi mag-provide ng permits or licenses to operate as an ISP. Okay, so napaka-importante po ito na meron tayong account na lease lines. Although yung lease lines is mas medyo mahal compared to an ordinary subscription, no? Kasi yung lease lines is private line po ito, mga katek. Meron kang sariling linya, meron kang dedicated lines na 24/7, you will not experience any interruption. So napakaganda po itong type na premium account, no, itong lease lines, mga katek. Kailangan mo ng personnel, no? So kailangan mo ng network engineer, no, na of course maganda yung smile. Pag ikaw yung network engineer sa relay mo as a network engineer, so hindi mo na kailangan ito kasi ikaw yung magli-lead, no, ng iyong business. Or you need an IT engineer, or kapag ikaw also ay IT engineer, so hindi mo na kailangan ito.
So yung kailangan mo na lang yung mga network technician kasi ito yung mga frontliners natin mga katek. Ito yung kailangan natin kasi sila yung mag-survey, sila yung mag-troubleshoot, sila yung mag-i-install no, ng ating mga towers, ng ating mga devices sa mga bahay-bahay, no, ng ating mga kapitbahay. So ito yung kailangan mong mga personnel or mga tauhan. Okay, and lastly, the benefits. So if you have this type of business, of course, you will have a benefit of having a good income, no? Kasi napakagandang business po ito. Kasi yung mga kapitbahay natin na medyo malayo sa source of internet service, so baka ikaw yung pwedeng makapag-provide, no, ng service sa kanila. So at least a benefits of this is you have a good income. And at the end of the 30 days, you will receive, no, the money from your subscribers or from your client. Or if you have a Wi-Fi window at home or you have installed a Wi-Fi window in your neighborhood, then therefore it is also your additional income. So mas makadagdag income yon, no, if you have a Wi-Fi window. So having this good benefits, mga katek, kung meron ka nito, so of course, ito yung mukha mo, no? So napakagandang mukha, no? So meron kang smile na abot tenga yung smile mo kasi you will be, of course, benefited from your business, no? So having a good income, no, receive a money after 30 days, and of course, still, if you have a Wi-Fi window, then it is also your additional income. Medyo maikli lang yung ano natin, yung video natin kasi again ginawa ko po ito kasi 3 parts po ito. So meron pa tayong part 2 at saka part 3. So ang dinidiscuss ko ay yung simple yung paraan, no, yung mga things na dapat natin matandaan or mga bagay na dapat natin malaman kung ano yung mga dapat natin gawin upang tayo ay magiging isang WISP. So again mga katek, kung para sa inyo ang video na ito ay mas nakakatulong na nakapagbigay liwanag, no, sa inyong mga katulungan. So again, I hope na pwede ninyong itong i-share sa ating mga katek para mas matuto din sila kung ano ang gagawin na sa pagiging isang WISP. At saka sa part 2 natin at sa part 3 natin, no, abangan nyo kasi i-discuss natin, sabi ko kanina, i-discuss natin yung interference, yung access points, yung classification ng 2.4 at saka 5 GHz na frequency band na gamit sa ating mga access points. At saka yung mga possible solutions na kailangan nating iwasan, no, para yung interference na makapag-interfere na sa ating mga wireless signals ay ating maiwasan gamit yung mga tools na makapag-detect, no, sa mga non-overlapping and overlapping channels. So again, sa para sa hindi pa nakapag-subscribe, please do subscribe to my YouTube channel TechBMLG. Please click the notification bell and the subscribe button, and please do not forget also to share this video para mas ma-inspire pa po tayo, no, gumawa ng maraming videos. So again, kung meron kayong mga katanungan, mga katek, kindly comment na lang, no, in the comment sections and then share my videos. So hanggang sa muli, see you when I see you.